Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Mainit itong pinag-uusapan, mga kaibigan. Ah, ito pa rin hong charter change o cha-cha. At ilang pangulo na rin ho dumaan ho, pero hindi pa rin ho ito na isa sa katuparan. Kumbaga kapag ho nagkakaroon ho ng panukala, ukol ho dito sa sinasabing pagbago. Pagbago ho ng saligang datas na laging, kumbaga, kinukonekta ho ito eh. Kung sino ho yung nakaupo hong presidente, kesa gusto lang daw ho yung tumagal ho din sa trono, at iba pa hong paratang, di ba, sabi nga ho ni Senador Kuya Bongo, at pagod na nga ho si Digong, at ang plano nga ho niya, kumbaga, manumbalik na ho dyan ho sa Davao City, at ginito ni House Deputy Speaker, si Congressman Rupols Rodriguez, hindi daw maaaring makisaw-saw ang sino man ho nakaupo hong pangulo dito ho sa ano sa proseso. Yung pag-amyenda sa saligang batas, dahil ginawa ho ito ni Rodriguez para daw ho linawin, mga kaibigan, linawin ho dun sa mga senador na hindi daw ho totoong isusumite. Kumbaga, wala daw hong plano ang Senado na isumite kay Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga, para daw aprubahan itong resolusyon. Kaya sinasabing panukala ng amyenda dito sa konstitusyon, at tama nga naman yung ilang mababatas o mga kaibigan, dahil maliwanag ho dun sa nakasado sa 1987 na konstitusyon, na wala hong papel na ginagampanan ang Pangulo dito ho sa proseso. O sinasabing pagpanukala o yung ratifika doon ho sa constitutional amendment, ang Senado at saka ho ang Kamara, mga kaibigan, kumbaga bilang isang constituent assembly ho yan, o CONAS, o doon ho sa sinasabing sa pamamagitan anong constitutional convention o CONCON, dahil kumbaga siya ho yung may kapangyarihan dito ho sa magpanukala doon ho sa mga amyenda o doon ho sa saligang batas, mga kaibigan. Kumbaga ho dito, ang taong bayan naman, sabi nga ho nila, siya ho yung may kapangyarihan para ho ratipikahan o ibasura yung mga proposal na nabuo dito ho sa CONAS o yung CONCON, mga kaibigan, o dun ho sa pamamagitan ng isang plebisito. Dahil sa kabilang banda, sabi nga ho ng ilang kongresista, hindi ho kareks maaari naman ho ng mga ano to, kumbagay maka-impluensya dun ho sa ibang posisyon ng Pangulo dito ho sa cha-cha. Dahil sa pagkakaalam ko, diba sabi nga ayaw naman ho ni Pangulong Duterte dito ho sa charter change, mga kaibigan, maliban ho dun sa ano, dun ho sa pagbabago dito ho sa economic provision, economic provision ho ng constitution, kumbaga wala naman daw ho ibang magpapalutang anong ganyang senaryo, kundi daw ho yung mga kalaban, kalaban ho dun sa gobyerno o sinasabing mga taga-oposisyon. Kasi ito ho nga charter change ito, mga kaibigan, base na rin ho dun sa mga ilang congressman, sabi nga ho nila, wala daw hong karapatan ang ating Pangulo na makisaw-saw ho dito. Ang tanong ho dun sa ilang mamabatas, kailan ba ho nakisaw-saw ho si Digong? Adyan ho sa charter change na yan. Kumbaga, yan naman ho, version lang ho yan. Anong ilang congressman ho, mga kaibigan, bagamat kumbaga lagi mong sinasugong ating Pangulo, kapag ka ho tsa-tsa pinag-uusapan, kaya nga ho ang paniwala ho dyan
ani Congressman Rupos Rodriguez, eh kumbaga wala daw hong plano, kumbaga maging ang Pangulo. Hindi daw ho pwedeng makisaw-saw. At dito ho sa pag-amyenda na to, o ito hong saligang batas na to, ha? At sino ba ho interesadong humimay ho dyan? At dyan ho sa Kongreso. And ho sabi ho dyan ni Madam Lenny Robredo, eh di ba sabi nga ho ni Lenny, napakarami na hong problema ang ating bansa. Bakit pa ho yung charter change? Ayan pa ho yung pag-uusapan. Eh tama nga naman ho yung ali. Eh ang problema ho kasi dito, eh talagang ginagamit lang ho nilang makinarya. Eh kumbaga para mag-ingay ho sa ano, sa Congress. At napakarami na ho nagdaan ho presidente. Eh kumbaga lagi hong isinisingit ho yan. Tandaan nyo, kada matatapos ang isang term ho ng isang presidente, kumbaga lagi ho nakaakibat. Ay ang paksa na yan. Ay ang charter change sa inyong mga kaibigan, ha? Kaya nga sabi nga, eh ilang presidente na ba nagdaan? Eh kumbaga lagi ho nga isinisingit ho yan, ha? Eh kumbaga wrong timing. At di ba sabi nga ho nung ilang Metro Manila Mayor, iyan pa ba ho pag-tutunan ho natin ng pansin? Ang tutukan ho natin, at paano ho mariresolba ay itong problema ho kinaharap ho ng bansa ho natin ay itong COVID-19. Eh kumbaga dito ho tayo tumutok. Huwag ho dyan sa kese ho ng charter change na yan. Ano ba ho magiging pakinabang ho ni Juan de la Cruz? O sinasabing no election. Eh yan naman ho, version lang ho yan ng kalaban eh. Eh kumbaga ho eh, sabi nga ho nila eh, eh guys, kasi nalalapit na ho ang presidential election. Eh para bang wala ho silang manok ho na pwedeng ilaban. Eh malas ho nila. Kumbaga ang taong bayan ho kasi, kapag ka ho'y naging instrumento, yan ho yung naging bosses mo, at yan ho'y naging kalaban mo, napakahirap ang lumusot. Kumbaga yan ho'y magiging puhunan mo eh. Eh tingnan nyo ho dun sa mga SWS survey. Eh kumbaga napakataas pa rin ho ng trust rating at ni President Digong. Kahit na anong gawin ho nilang version at nasiraan ang ating gobyerno, mga kaibigan, kumbaga yung tiwala ng taong bayan, aba mahirap po nakawin ho yan. Eh kumbaga bit-bit mo yan hanggang mag-eleksyon. Eh kumbaga napaniwala mo sila eh. Eh sabi nga eh, magmilagro ka muna na bago ka maging santo. Rex Cayanong sa Target On Air.